everyone, welcome back to my channel and this is Teacher Ann. So for today's video guys, ayan, pag-uusapan natin at aalamin natin ang katotohanan tungkol dito sa atimunan zigzag road. Ito nga ba ay accident prone? Ano ba ang katotohanan sa likod ng pagkakaroon ng napakaraming aksidente daw na nangyari dito simula nang ito ay magawa noong taong 1969 sa pamumuno pa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay, so aalamin natin ano nga ba talaga ang katotohanan ng pagkakaroon ng napakaraming aksidenteng nangyari dito, guys. Okay, at meron pa ho ako isang katanungan na sasagutin ho natin mamaya. Janner Stevie, may katigasan nga ba talaga ang ulo nito? So, panuurin natin, guys, ang mga susunod na mga video. Pero bago ko kayo papanuorin sa aking mga video at bago ko sasagutin ang mga katanungan yan, gusto ko munang batiin kayo na magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Wherever you are guys in the universe, ayan. So since today is Sunday, I wanna wish you all guys a blessed and a happy Sunday everyone. And please don't forget to subscribe our channel, my channel, Teacher Ann channel. And please don't forget to click the bell button para updated ho kayo sa mga videos na aking i-upload. And please do subscribe and support Janner's TV. Isa din ho siyang Kalinga partner at isa din ho siyang charity blogger. And he is also my common law husband. So please don't forget to subscribe also and support his channel. Kasi meron din ho siyang kabutihang puso at talagang determinasyong makatulong ho sa ating mga may hirap na kababayan. At saka, huwag ho nating kalimutang suportahan, of course, ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang at ang aming team malasakit na pinangungunahan ni Engineer Ruel Silipat. Okay guys, so ayan, panuorin na natin at alamin na natin ano ba ang katotohanan at kasagutan sa dalawang tanong na aking inihatag sa inyo sa video ito guys. Okay, so ayan, naway nagustuhan noon ninyo itong video na aking ginawa. Okay guys? So, ayan, enjoy watching. Okay guys, so ayan, ayon sa aking pananaliksik, kung ito nga ba ay accident prone, pero base sa aking sariling opinion, ito ay magiging accident prone dahil nga sa napaka curved structure talaga nitong zigzag road guys ng Atimunan, Quezon. So talagang napakahirap po talagang daanan ito ng mga motorista, lalong-lalo na ho kung maulan. Pero mayroon ho mga kwento ang mga tao na ang kadahilanan daw ho ay merong isang misteryosong tao na nagpapakita daw ho sa mga motorista. Kung nakikita ninyo, merong isang black man dyan na pinaniniwalaan na siyang dahilan ng pagkakaroon ng aksidente sa lugar na yon. Pero base sa akin sariling opinion, hindi ako naniniwala na merong black man dyan na cause ng accident sa lugar. Bagkus ay talagang sa sobrang tarik ng daan at saka sa sobra talagang very very curved talaga ang structure ng road. So talagang ang tendency, and very narrow ho kasi yung road, very narrow. So ang tendency ho, kakainin yung ibang way ng ibang mga vehicles, lalong-lalo na kung ang vehicles na dadaan is 10-wheeler. So siguro mas maganda na pagbawalang dumaan dyan ang mga 10-wheeler truck. Siguro yung mga maliliit lang na sasakyan at talagang mga sasakyan na good condition. Kasi meron namang ibang way na pumunta ng Maynila o pumunta sa ibang lugar na hindi na dadaan dyan sa Bitukang Manok. Okay guys, so ayan. Pakinggan naman natin itong kasagutan dito sa katanungang matigas nga ba ang ulo nitong si Janner Stevie. Okay guys, so ayan, panuorin natin sa susunod na video. Hi guys, and you know that one of the worst times to travel dito sa lugar na to is during rainy days. Inirerekomenda daw ho ng government to stay away from this road when it is raining. And you just only consider going through this road when the sun is out. Kung hindi ho maulan.
And sinasabi din ho ng government na ipinagbabawal ang any vehicles over 4 wheels to keep the truck safer. So ayun guys, ipinagbabawal talaga ang pagdaan dito at inirerekomenda na dumaan na lang sa isang lugar, sa ibang lugar, at wag nang dito dumaan sa bitukang manok, especially kung maulan dahil napakadulas ng daan. Pero kahit anong dulas ng daan na ito guys, at kahit anong lakas ng ulan, hindi ho ito hadlang kay Janner's TV na daanan ho niya itong bitukang manok. Panoorin ho natin. Okay guys, so ayan, kung mapapansin ho ninyo, yung lakas ng ulan, yung dulas ng kalsada, hindi ho yun hadlang kay Janner's TV. Kasi napag-alaman natin na talagang napakadelikadong dumaan dito sa bitukang manok, lalong-lalo na kung maulan guys, napakadelikado sa mga motorista. Kung meron mang ibang way, ay doon na lang sila dumaan kaysa dito sa bitukang manok, lalong-lalo na kung maulan. Pero hindi ho yun hadlang sa kanya na dumaan dyan para makapag-abot ho ng kaalaman sa atin na ma-share din ho niya kung ano itong tinatawag na bitukang manok o zigzag road ng Atimunan, Quezon. So sa ganyang paraan ho guys, yung pagbibigay ng kaalaman sa atin, pag-share ng kanilang mga bagay, pag-share ng mga bagay na kanilang nakita ay at pagbigay ng kaalaman sa mga tao ay sa dinhong paraan ng pagcha-charity. So, ganyan ho kadeterminasyon itong si Janner's TV na kahit alam niya sa sarili niya na medyo delikado sa kanya kasi madulas nga talaga ang daan dahil napakalakas ho ng ulan. Maghapong umulan ho guys, nung araw na yun na umuwi ho siya sa aming bahay. And talagang napakahirap ho guys ng ganyang klase ng sitwasyon na alam mo sa sarili mo na delikado para sa'yo pero sa halip ay ipinagpatuloy mo pa rin na makapag-abot ka ng kunting kaalaman, makabahagi ka ng kunting kaalaman tungkol dito sa zigzag road ng Atimunan, Quezon. So talagang nakakabilib din ang determinasyon nitong si Janner's TV sa larangan ng pagbahagi ng kaalaman sa mga taong alam niyang makakatulong din at makakapagbigay ng saya doon sa mga taong may natutunan at may nalaman sila tungkol dito sa Atimunan zigzag road o mas kilala sa tawag na bitukang manok. At hindi din ho hadlang sa kanya ang pagtulong na hindi lang ho yung pagdaan dyan sa bitukang manok ang pinagdaanan na ho nila. Meron pa din ho silang mga pinagdaan ng mga talagang very dangerous type of bridge na talagang alam nila na anytime pwedeng bumagsak ay patuloy pa rin nilang ginawa ang paglingap sa mga taong na mahihirap. Ganyan ho kadeterminasyon ang mga Kalinga partner. Ganyan ho sila kadeterminadong tumulong at makapagbahagi ng kaalaman sa ating mga manunood. Okay guys, so ayan, sa kasagutan ko doon sa katanungang may katigasan nga ba ang ulo nitong si Janner's TV, maaring hindi ho matigas ang kanyang ulo, gusto lang ho niyang makakuha ng video ma-i-share sa ating mga manunood at makapagbigay ho siya ng kunting kaalaman tungkol dito sa bitukang manok. Para sa susunod na magbibiyahe tayo, paurihin ng Bicol, alam na natin kung ano ang dapat natin gagawin. Okay guys, so ayan na, way nagustuhan ho ninyo ang video ang aking ini-upload for today. And please don't forget to subscribe our channel doon sa mga baguhan guys. At huwag ho kayong magsasawang sumuporta sa mga advokasya ng lahat ng mga Kalinga partners, lalong-lalo na ho kay Kuya Val Santos Matubang. Okay guys, and once again, thank you so much and please keep tuning in and please keep watching our videos na i-upload. Thank you so much guys once again. God bless and have a nice